isa po mapagpalang gabi sa bawat sa ating pong midweek service. At sa araw po na ito, tayo po ilubos na nagagalak dahil naniniwala po tayo na meron pong gagawin ng Diyos for this evening. Muli, samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ito. Let's worship the Lord, let's study the Word of God, and let's all pray. At bago tayo magsimula, invite lang po natin muna po yung ating pong mga kapatid sa Panginoon and the extended family all over the world. Kaya sa araw po na ito, tayo po ay mag-invite muna po. Meron na lang po tayong 13 minutes para makapagsimula po sa ating pong gawain. Simula na, ha? Paki-share na lamang po yung ating pong live video po sa ating pong mga friends and families. Atintayin lamang po natin sila Sister Jenelu sa LOJ Valenzuela. Meron na lang po tayong 10 minutes bago tayo magsimula. Tayin po natin sila Sister Jenelu, hindi pa pumapasok. Sister Jenelu, pasok ka na para makita na kayo sa live video. Please comment below. Okay, paki-message ako sa aking quiet, please. Yan, meron na pong... Please comment below po para mabati po namin kayo. Welcome kay Sister Ansel Ignacio, kay Sister Bengley,
sa Carloy family kay Ma'am Labaw. Kayo lamang po ang nakikita ko po ngayon. Please comment below para mag-greet po namin kayo, ating pong mga LOJ family. And we're waiting po sa ating pong leader sa Valenzuela, Mr. Jenilu. I'm waiting for your ano. Sana nakanonood ka na, mag-comment ka. Good evening po. Meron lang po tayong 7 minutes para po tayong simula. No? Huwag na po kayo umalis. No? Pakishare po yung video po na ito. At tayo po yung magsasama-sama sa ating pong midweek service. Ngayon lang tayo ng meron na lang tayong 5 minutes para magsimula. No, pakisabi dyan sa Valenzuela, pakishare yung ating video ngayon. Lina, hindi tahan po namin ang bawat isa na pahinga na tayo po ay magsisimula na for a while. Meron na lang po tayong 5 minutes para magsimula sa ating pong midweek service. Paki-share lamang po ang video po na ito sa ating pong mga family and friends, at sila rin po ay makapanood. At sa anim po na nanonood, hello po, welcome po sa Love of Jesus Valenzuela Midweek Service. Ngayon po ay September 8, 2020. At tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral lang salita ng Diyos. At the same time, tayo po ay mananalangin po. No? Mamaya mananalangin po yung ating pang LOJ Valenzuela leaders. Takin niyo pong lingkod. Ang magsasalita po sa ating pong midweek service.
Ayan, background music kayo dyan, ha. Hindi ka na si ano, Jessica, sa mga coaching announcement. Jessica, mag-announce ka muna. Jessica, announcement, announcement. Ito, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating Midweek Service sa gabi pong ito. Yan, magkakaroon lamang po tayo ng kaunting announcement po sa darating po na mga araw. Yan, everyone, dito Saturday po, nagkakaroon po tayo ng ating morning devotion. Ng oras po ay 7 a.m. onwards. And Midweek Service naman po, 7 p.m. to 8 p.m. ng gabi po. At ang ating Sunday service naman po ay nagsisimula po ng 8:05 a.m. to 10 o'clock a.m. Yan, kaya po sa lahat po ng mga tutok, again, patuloy lang po tayo na tumutok po sa ating mga online services. At kung may na-miss naman po kayo mga live stream po, pwede po nyo i-visit ang ating page na Love of Jesus Valenzuela City po. And sa lahat naman po na pwede nang gusto pong magkaroon po ng prayer request, i-message na po ating pastor o yung ating mga leaders para po makasama po kayo sa ating mga papa na langin. At kung nanonood din po kayo, pakicomment nyo po ang inyong pangalan o yung pangalan yung pamilya po na pangalan ko. And sa ating YouTube naman po, yan yun lang po yung ating mga announcement po sa agam po. Okay, meron na lang po tayong 2 minutes. Salamat, Jessica. Para tayo po magsimula na. Handa na ba kayo dyan sa LOJ Valenzuela? Handa na po. Okay, kung handa na kayo, meron na lang po tayong 1 minute before we start. Magpatugtog kayo ng ano dyan. Lakasan niyo konti. Sige po, tayo po'y magsisimula na sa ating pong midweek service. Ang tanong ko po sa bawat isa, handa na po ba tayo mag-worship kay Lord? Amen! Kung handa na po tayo, tayo po ay mag-comment below. Comment below po, no? I am ready! At iniimbitahan po natin ang ating pong LOJ leaders na mag-opening prayer at mag-worship para sa ating Panginoon. Sa Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Patuloy po kami patawarin sa lahat ng aming kasalanan, Lord God. Nandito kami muli, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagkakalaman sa Panginoon Diyos. Saka po na sa palakpak para ni Panginoon. Yan, handa na po ba tayong lahat na umawit at magpuri sa ating Panginoon? I-comment nyo nga po sa ating comment box. Amen! Kung ready na po tayong magpuri at umawit sa ating Diyos. Yan, kung ready na po tayo, patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay at patuloy po tayo sa patuloy sa ating Panginoon. Yan, awitin po natin itong kanta po. Yan, sabay-sabay po tayong kumanta para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatapos sa panalig. Pagkat nariyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at tapos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang. Sapat na, naaligid pa. Biyaya mo'y sagana at kung maapaw. Sapat na, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Amen po ba ang ating Diyos ay sapat na sa ating buhay? Yes, your God. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan, di matatakot sa panalig. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag subok. Ang pagsama mo'y tiyak at tapos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahigit pa pagkat ika'y sapat na. Yan, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. Pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. At kung inaasahan, wala lang ang mahirap. Ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Walang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Yan pala, pahag po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yan, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at patuloy po natin dakilain at luwalhatiin ang ating ang pangalan ng ating Panginoon. Yes, Lord God. Patuloy, Lord God, na katagpuin mo po, Panginoon. Hinahanap namin karita ng iyong mukha.
ipamalas mo sa amin ang iyong kalwa at iya. Hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming halagit na ay mababa ang kalangitan. Nakila ang iyong alam. Patuloy po natin ang hita ng ating Panginoon. Yes, Lord God. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, hinahanap namin kalitan ng iyong mukha, sumasabog sa iyong pag-ilos at sa himig. At sa himig na hangin, aming dalangin. Kami tatagulin. Ipalanas mo sa aming Panginoon. Ipalanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong alam. Ipalanas mo sa amin ang patuloy po natin itaas ang ating Panginoon at patuloy natin ihayat ang ating Panginoon Diyos at wala nang iba pa hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumabaw ang kalangitan. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na kami po, Panginoon, humihingi ng iyong gabay, Lord God, na patuloy kami gabayan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na ikaw patuloy, Lord God, na magbigay sa amin ng kapayapaan sa buhay namin, Lord God, na ikaw, Panginoon, yung patuloy, Lord God, na iparanas mo sa amin, Lord God, yung kaluwalhatian mo, Panginoon. At Panginoon, Lord God, ikaw lamang po, Lord God, yung siyang manguna po sa gabi pong ito, Lord God. Wala kami pang gagawin, Panginoon, kundi ang papurihan ko, Lord God, kundi ang dakilain lamang, Panginoon, ng iyong pangalan, Lord God. At wala kami ibang gagawin, Lord God, kundi ang itas, Panginoon, ng iyong pangalan, Lord God. At sa gabi pong ito, Lord God, dinabalik lamang po namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng malakas na amen! Yan pala po natin ang ating Panginoon! Yan, lahat po ba tayo ay na-bless sa pag-awit natin sa ating Panginoon? Type na po natin ang amen sa ating comment box kung tayo pong lahat ay na-bless sa pag-worship po natin sa ating Panginoon. Yan, yung announcement na po natin ulit kanina. Every Monday to Saturday po ang ating morning devotion, 7 a.m. onwards, and every Wednesday po ang ating midweek service na nagsisimula po ng 7 p.m. to 8 p.m. And ang ating Sunday service naman po ay nagsisimula po ng 8:45 a.m. to 10 a.m. Yan, kaya po patuloy lamang po tayo mag-bless sa salita ng ating Panginoon. At wag po nating kalimutan na i-share po yung live stream po na ito para po mapanood din po ito ng mga tao na friends niyo po. And patuloy lamang po tayong tumutok sa gawain po natin sa gabi pong ito. Wag muna po tayong gumawa ng mga ibang bagay na makakasagabal po sa pakikinig po natin sa salita ng ating Panginoon. Yan, kaya tatagalin, ready na po.
yung ating pong mga ballpen at syempre puso para po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yan. Tinatawagan po natin ang siyang magtuturo po ngayon. Walang iba kundi si Pastor Enrico Silverio Duyan. Yan pala kapakad po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Pastor Enrico. Isa po, mapagpalang gabi sa bawat isa. At kung tayo po ay nanonood po ngayon, can you type, no? I'm ready to receive God's word. No? I-type po natin, I'm ready to receive God's word. No, handa natin tanggapin ang salita ng Diyos. But before anything else, no, magandang gabi po sa inyong lahat at higit sa lahat sa ating pong Panginoong Jesus, sa ating pong Diyos Ama sa langit at sa banal na Espiritu. At bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko, umikit at manalangin sa ating Panginoon. Let's bow our head and let's pray. Lord, maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming turuan ng aming mga puso. Sa anumang topic namin po maririnig, ikaw po yung siyang maluwalhati. Lord, at sa anumang po maririnig po namin na message mo, na ito po ay magtuturo po sa amin ng aral, magbabago po sa amin, magpapalakas po sa amin, pag-iba po ng aming pananaw, patuloy po na manguna ka po sa bawat sa puso amin. Maraming salamat po muli. The Word of God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Ang title po natin po ngayon is, no, pwede bang pakitay po natin, yung title po natin is Change Your Prayer. Pakitay nga po ito sa inyong comment section. At sabi po sa Luke chapter 11, no, pakitay na lamang po, no, sa ating pong mga leaders. Yan ilo, dito sa comment section. Yung ating pong text ay sa Luke chapter 11, verse 9 to 13. Luke 11, 9 to... At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak? Kung ito'y humihingi ng isda, bibigyan ba ninyo siya ng halakdan? Kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya, no? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya, no? Ang title po natin muli ay Change Your Prayer, no? Alam ko po ang bawat sa puso natin ay talagang because of this pandemic disease, tayo po ay very busy, no? Hindi lamang po sa mga gawaing bahay o kaya kakaabalahan po natin sa loob ng bahay dahil naka-lockdown po tayo sa mga kabataan at sa mga senior, no? At sila naman po yung mga nagtatrabaho po ng mga frontliners sa company, no? Sa mga employee po natin ay busy po sila sa kanilang trabaho at tayo naman po, no? Meron tayong time, no? So this pandemic disease, we have time to pray more and more and more. No? Why God allows this disease, coronavirus? Kasi nga po, marami na pong mga tao ang nakakalimot sa Diyos. Marami na pong tao na because of their business, because of the blessing that they have, no? Because of the hobbies that they have, or the vices, o yung mga kinakaabalahan po nila, so sobrang busy, nakalimutan na pong mag-pray. Ilan na bagamat busy po, they continue to pray. At naniniwala po ako kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay disciple ng Panginoon, we will continue to pray and pray even more. No? Hindi lamang po this pandemic disease. Kundi kahit wala na po yung pandemic, mananalangin at mananalangin po tayo because this is the will of God. And this is the commandment of the Lord. The Bible says in Thessalonians, no? First or Second Thessalonians chapter 5, verse 17, lagi kayong manalangin. Pray without ceasing. Can you type? Pray without ceasing.
o tinatawag na walang humpay na pananalangin. Ang tanong, kamusta po yung ating prayer life? It is good or it is bad? O kaya naman, sometimes, nagpe-pray ako, pero sometimes, nakakalimutan ko pa rin mag-pray, pastor, kahit na mayroon pandemic disease. No? Pero ang gusto ng Panginoon po sa atin, let's continue pray and pray. No? Mas lalong lumalim yung ating relasyon sa Panginoon. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos dahil wala na pong ibang pag-asa. Sabay pinagdadaanan po ngayon. Sa pinagdadaanan po natin, kung ikaw may sakit at karamdaman, kung ikaw man ay mayroong problema sa pamilya, may problema ka sa trabaho, sa finances, o mayroong kang personal na problema sa buhay mo, sa company na pinapasukan mo, sa negosyo na meron ka, no? Mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon, no? At ito po yung ating common na pinapanalangin po. Kapag ikaw ay may sakit, ang gagawin mo, mananalangin ka ng healing para sa iyong karamdaman ay mawala. Kung meron kang kakapusan, ang gagawin po natin, tayo po ay mananalangin na bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, ng pagkakitaan, no? Ng trabaho, ng negosyo, upang tayo po ay magkaroon po ng income or salary para po sa ating pamilya. Kapag papasok sa school o papasok sa company o ikaw ay pupunta bilang isang frontliner doon sa workplace mo, ikaw ay mananalangin po ng protection para hindi ka magkaroon ng virus. At sa oras po na ito, no, ito po yung mga common prayers na ginagawa po natin. Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan kasi nga dahil sobrang takot po natin doon sa COVID-19. No? And there's a lot of depression, anxieties, and worries, and doubt na meron to ay sa puso po natin. Kaya ang prayer po natin is, Lord, give us peace and joy in our hearts and minds. Panginoon, samahan mo po kami this pandemic. Pero, ito po yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon na mas lalo po natin extend. No? Let us change our prayer. Hindi ko sinasabi na ihinto po natin yung pananalangin, kundi dagdagan po natin yung ating pananalangin. Dahil minsan, nakakalimutan natin ipanalangin yung part po na ito. Na tayo po ay humiling at humingi sa Panginoon na ibigay niya ang Espiritu Santo sa atin. So, totoo lamang po, yung Espiritu Santo na sa atin na po. No? Ang gusto lamang po ng Panginoon is yung patuloy po na puluin po tayo. No? Let the God the Father, no? Ay fill us with this Holy Spirit. Punuin tayo ng banal na Espiritu. Ito yung neglected na panalangin po. No, na hindi po natin nasasama madalas o palagi sa panalangin. Na ang bawat tao, ang bawat Kristiyanong naniniwala, ang mga anak ng Diyos, tayo po ay humiling sa Panginoon, Lord, fill us with your Holy Spirit. Lord, puspusin mo po kami ng banal na Espiritu. Nakakalimutan po natin yung isa sa importanteng dapat po natin panalangin. No? Na tayo po ay punuin ng Espiritu ng Diyos. Anumang toxic natin o po, tayo po ay talagang gustong i-down o sirain, i-destroy, ang gagawin po natin ay, no, dahil tayo po ay puspos ang banal na Espiritu, dahil nag-ask tayo sa Panginoon, hindi tayo matutokso. At kung may daanan, hindi tayo mag-give up, hindi tayo mag-quit sa buhay po na ito. Hindi po tayo magpapakamatay. Bakit? Dahil puspos ka ng banal na Espiritu. At kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, mag-iisip, hindi ka magkakaroon ng takot sa puso mo. Because kapag meron kang Espiritu ng Diyos, ikaw ay payapa. Ikaw ay merong kagalakan. Ikaw ay merong kasiyahan sa puso mo. Ikaw ay merong full trust and faith sa ating Panginoon. No, yung greater faith na ipinagkaloob sa atin ng Diyos because the Holy Spirit is in us. Na anuman ang nangyayari sa buhay po natin, no? Ngingitian lamang po natin ang pagsubok po na ito. Because we believe, no, and we trust God. All things work together for good for those who love God. No? Sa mga pinagdadaanan po natin ngayon, naniniwala po ako, the best time na gawin po natin ngayon is to pray that God fill us with His Holy Spirit, na tayo po ay punuin ng Panginoon na Kanyang Espiritu upang sa ganon, patuloy po na makita si Jesus sa ating mga buhay at makasunod po tayo sa kanyang mga salita. Can you type amen?
No, itay po natin, no? Lord, fill us with your Holy Spirit. Lord, fill us with your Holy Spirit. No? Punuin tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. No? And let us forgiveness, ating Lord, that sometimes we forget to pray in this prayer po. Bakit? Dahil ang dami po natin hinihiling sa Panginoon sa iba't ibang mga bagay. Minsan nga, mga temporary na mga pangangailangan po natin. Matigit sa lahat, let's continue pray na tayo po ay humiling sa Panginoon na punuin niya tayo ng banal na Espiritu nang sa ganon, no? Patuloy po na tayo po ay patatatagin ng Diyos sa ating pong pananampalataya. At naman po ang pagdadaanan po natin, patuloy po na tayo po ay maangiti. Alam niyo po, ang inyong pastor, meron pong pinagdadaanan, yung magulang ko po, meron pong sakit at karamdaman. At naniniwala po kami, no, na ang Panginoon ang pagpapagaling po sa Kanya. Naniniwala po kami ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng aming mga pangailangan. Naniniwala po kami na anumang mga sigalot at problema sa pamilya, sa aming komunidad, no, maging sa komunidad po dyan sa Valenzuela, naniniwala po tayo na may solusyon ng Panginoon. At kung tayo po ay naniniwala na mayroong solusyon ng Diyos, maniwala rin po tayo na ang Panginoon ang magpupuno sa puso po natin, sa buhay po natin, ng Kanyang banal na Espiritu. Nang sa ganon, makita po, no, ang kasiglahan ng bawat Kristiyano. Alam niyo po, dapat ang pinakamasayang nilalang po ngayon sa balat ng lupa ay ang mga Kristiyan. Kaya na mayroong pandemic, sabi nga ng Bible, let's rejoice in the Lord always. Let's trust God. Let's have faith in Jesus. No, dahil ang pag-asa natin na sa Panginoon. No? Ang provision natin na sa Panginoon, ang healing natin ay nasa Panginoon. Kaya lahat ng yan ay ipagkakalob ng Diyos. At lalo na po, kapag tayo po ay humiling, na tayo po ay puspusin ng Kanyang banal na Espiritu. Nawa, this pandemic is makita sa Kanyang mga anak na tayo po, bilang isang Kanyang mga anak, eh tayo po ay talagang patuloy na nakakitaan po ng tunay na pagbabago, ng pagkakaroon ng burning passion to serve the Lord, to worship the Lord, to pray to the Lord, no, to study the Word of God, and to give all the glory and honor sa ating Panginoon. Makikita po yan sa buhay po natin. Makikita po ng Panginoon sa pananalita po natin. Makikita po sa aura at sa itsura po natin kung talagang tayo po ay super blessed because of God at tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Kaya sa araw po na ito, we encourage you na tayo po ay patuloy na manalangin, na tayo po ay puspusin ng banal na Espiritu. At anumang gawa ng kaaway sa buhay po natin, hindi mananaig. At patuloy po, I declare and I decree, no? Kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, patuloy po ng ating kapatid po ngayon na may pinagdadaanan sa kanyang karamdaman, sa kanyang health, no? Sa kanyang BP, and si Brother Genesis Baldono, no? I continue to declare na siya po ay pinagaling ng Panginoon. At Brother Genesis, at sa bawat isang may sakit at karamdaman, let's continue to declare, no? Lord, punuin mo po ako ng banal na Espiritu. And I do believe in my heart, anuman ang naranasan natin sa physical na pangatawan, patuloy po, nawawasaki ang Diyos, anumang sakit at karamdaman na yan, anumang depression na meron po tayo sa pangalan na ito. Amen! No? At sa oras po na ito, yun lamang po ang ating pong mensahe. Let's continue pray, no? Patuloy po natin panalangin yung ating po mga pangailangan araw-araw, yung peace and joy and comfort sa puso po natin and needs po natin. But don't forget to pray na tayo po ay puspusin at punuin ng banal na Espiritu ang ating puso, ang ating mga buhay, at patuloy po na ang Diyos, Jesus, ang banal na Espiritu, ang Diyos na masalangit, ang maghari sa ating pananalita, sa ating mga iniisip, at sa ating mga ginagawa at bang bilang isang tunay ng mga anak ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at tinatawagan po natin yung ating pong mananalangin. No, pakipag-pray po si Genesis Baldono, kanyang healing po at ang aking nanay sa healing at yung iba pa natin mga prayer request na dapat po natin panalangin. Hello, Jay Valenzuela, please take over. Yan, patuloy po tayong manalangin sa ating mga prayers. Bago po natin panalangin yung mga tao na humingi po ng prayers po natin, panalangin po na po natin yung mga prayers natin dito sa point natin sa laptop. Yan. Dear God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na to, Panginoon, na dinadalangin, Panginoon namin,
ang kagalingan Panginoon Diyos sa anumang sakit, dear God, sa pandemic na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy nagbigay ng lakas, Panginoon, sa mga taong may sakit, Panginoon, na patuloy na lumaban, Panginoon Diyos. Pinapanalangin po namin, dear God, si Kuya Genesis, Panginoon, na yung healing niya, Panginoon, na healing ay alam ko, dear God, na ipagbibigay mo to sa kanya, Panginoon, na ipagkakaloob mo to sa kanya, Panginoon Diyos. Maraming salamat, amen, Panginoon. At ito ang patuloy na magbigay sa kanya na kalakasan, maging ng kalakasan ng kalooban, Panginoon Diyos, na maging matatag, Panginoon, at patuloy na lumaban, Panginoon, yes, para sa iyo. Ganyan din po ang panalangin namin sa Mama ni Pastor, Panginoon Diyos, na patuloy mo silang pagalingin, Panginoon, patuloy, yes, mo siyang pagalingin, amen, sa kanyang nararamdaman, Panginoon. Yes. Tanggalin mo po, Panginoon Diyos, yung hirap, Panginoon Diyos, na kanyang nararanasan sa yon sa araw na ito, Panginoon. Yes, tanggalin mo, yes, Panginoon, yung sakit na to, Panginoon Diyos. Panalangin po namin sa pangalan ng Jesus ay tatanggal na itong mga sakit nila, Panginoon Diyos. Yes. Na kayo ang tutulong sa kanila para tunawin ito, Panginoon. At hindi na muling gumanik, Panginoon Diyos. Maraming salamat, dear God. Dahil patuloy kayo nandiyan, Panginoon, sa mga tao may sakit, Panginoon, sa mga patients. Kayo ang pagbigay ng kalakasan, Panginoon, ganyan na po. Sin loob nila, Panginoon Diyos. At pinapanalangin po namin, Panginoon Diyos, ang mga frontliners, Panginoon, at yung government, Panginoon Diyos, na patuloy mo silang palakasin, Lord God, na patuloy mo silang bigyang gabay, Panginoon Diyos, na patuloy mo silang ingatan, Panginoon, na bigyan ng blessing, Panginoon, dahil sa sila, Panginoon, sa mga ginamit mo para maging malakas, Panginoon, para maging matatag, Panginoon Diyos, yung mga tao may sakit, dear God. Ginamit mo, Panginoon, ang frontliners, Panginoon Diyos, para tumulong sa mga COVID patient, Panginoon, hindi na sa COVID patient, Panginoon Diyos, kundi sa mga tao may sakit. Bigyan ng lakas, Panginoon, yung aming mga nurse, aming mga doktor, at iba pang mga frontliners, Panginoon Diyos. Kayo ang patuloy na maging lakas nila, Panginoon. At ganoon din po sa government, Panginoon Diyos, na kayo ang patuloy na maging talino nila, Panginoon Diyos, sa araw-araw, Panginoon, na lahat ng laban nila, Panginoon, para sa aming bansa. Maraming salamat, Lord God. Pinapanalangin din po namin, Panginoon Diyos, tuloy na lumakas ito, Lord God, dahil ngayon sa COVID-19 ay bumababa na ito, Panginoon Diyos. Kayo, Lord God, ang patuloy na magbigay at magpalakas, Panginoon, ng economy namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo pong magpabayaan, Lord God, ang bawat isa, Panginoon Diyos. Kayo po ang magbigay ng trabaho sa mga tao na nangangailangan ng trabaho, Panginoon Diyos, na magiging maingat, Panginoon, at hindi mahahawa sa sakit, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Pinapanalangin din po namin, dear God, ang mga estudyante, Panginoon, ang mga scholar, Panginoon Diyos, ang mga nag-Bible study, Panginoon, Bible student, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, kayo ang patuloy na magbigay ng kalakasan at talino sa kanila, dear God. Alam namin, dear God, na maraming nahihirapan sa sitwasyon namin ngayon sa pag-aaral, Panginoon Diyos, na kailangan ng malakas sa signal, kailangan ng wifi, kailangan ng gadget para lang makapag-aral, Panginoon Diyos. Alam ko, Lord God, na kayo ang patuloy na magbibigay ng talino, ng lakas ng loob, Panginoon Diyos. Napagtiwala, Lord God, na makakamit namin, Panginoon, lahat ng aming mga pangarap, Panginoon Diyos. Dahil kayo ay patuloy na nandyan at lakas, Panginoon, at ang talino para sa aming pag-aaral, Panginoon Diyos. Gano'n mang kahirap yung pinagdadaan ng mga estudyante ngayon. Nawa, Panginoon, ay maging maganda pa rin yung lugar, Panginoon Diyos, na maging maganda, Lord God. Magsunta ng aming mga kids, Panginoon Diyos, sa aming pag-aaral, Panginoon Diyos. Pinapanalangin din po namin, Panginoon Diyos, yung church, Lord God, yung bawat simbahan, Panginoon, na kailangan ka, Panginoon, na kailangan, Panginoon, ng lakas mo, Panginoon Diyos, na ipagkaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil kayo ang patuloy na bibigay ng lakas ng loob sa mga simbahan, Panginoon Diyos, na maging maayos, Panginoon,
yung mga leaders, mga pastor, Panginoon, yung maging mga members, Panginoon, maraming salamat at patuloy kayo nandyan, Panginoon Diyos. Layunin po sila, Panginoon, sa COVID-19, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa mga tao na ginamit mo, Panginoon, para mag-share ng salita ng Diyos sa social media, Panginoon, sa live stream, Panginoon. Panginoon Diyos, lahat ng pamilya, Panginoon, na maging maayos, Panginoon. Ng pag-iingat ng Diyos sa bawat pamilya, Panginoon, sa Panginoon, kayo ang patuloy bigyan ng pag-ingat. Lord God, ilayin mo po sila sa mga may kamag-anak, Panginoon Diyos, na naapektuhan ng COVID-19, yung mga negosyo, Panginoon, na naapektuhan ng COVID-19, Lord God, kayo ang patuloy bigay ng Panginoon. At pinapanalangin din namin, Lord God, yung nation namin, Panginoon Diyos, lakas, Panginoon, sa loob ng mga tao, Panginoon, na huwag sumuko, Panginoon, para Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Tapos na po ang ating pong gawain. At bago tayo mag closing prayer po, no? Batiin lamang po natin yung ating pong mga nanood po ngayon, no? Sa Carloy family, si RJ Fuentes is watching. Yan si ako na lang mag-closing, ako na lang mag-closing. Si Genesis Baldono, no? Bago Genesis, magaling ka, pre. Mr. Julie, is our family. Tayo lang muna natin ulit. Ma'am Labaw. Sister Lorian Perez, no? The Baptist family. Sister Helen Ventura. Kita Helen. Salamat po sa inyong panonood. Okay, Sister Tita Mina Estala is watching. Thank you so much. Ito po yung nanonood po kanina. Sir Ansel, thank you so much for watching. Sa bawat ka po na nanonood. At patuloy po na tayo po ay biyaan po ng Panginoon po ngayon. Kung gawain po ang ating pong prayer. Morning devotion. Bukas po ay alas 7 ng umaga. Sama-sama po tayo ulit. Ating po morning devotion, kasama ko ng ating po mga leaders, LOJ Valenzuela, at meron tayong mga guest speaker po na napatuloy po na talagang na i-invite po natin para makapag-share ng salita po ng Diyos. At sa darating po na linggo, iniimbitan po ang bawat isa na tayo po ay manood, no? Wala po tayong gawain po ng 8:45 a.m. ang ating pong gawain, no? Tayo po ay meron pong joint fellowship. No, tayo po ay may kasama po doon sa Love of Jesus Manila. Ako po ang guest speaker. Continue pray for me. Maganda po yung topic po natin. At magsama-sama po tayo, no, sa Love of Jesus. I-share po natin yan sa Love of Jesus Valenzuela City. Tayo po ay manood. At lumapit at magtiwala sa Panginoon na siya po ang siyang gagabay at magpapala po at magbibigay ng peace and joy sa ating pong mga puso. And let's comment below. Sabi, lagay po natin, thank you Lord. Thank you Lord. At bago tayo magwakas, no, tayo po ay mananalangin at hayaan po natin na patuloy ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa ating pong mga buhay. Naman naming Diyos, kami po ay lubos na po rin nagpapasalamat, Panginoon. Such a wonderful night, Lord. Kami po ay nakapag-worship sa iyo. Kami po, Panginoon, ay nakapag-aral lang yung salita. At the same time,
kami po ay nakapag-pray, Panginoon, sa bawat prayer request. At gusto ko lamang pong patuloy na ipanalangin, Panginoon, si MM, Panginoon, na nagpapalakas po ngayon for 12 operation para po sa kanya. Continue pray, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay iligtas mo sa anumang kapahamakan sa kamatayan, O Diyos. Ang dalangin po namin, Lord, let your healing, Lord, let your provision be upon him in the name of Jesus. And thank you so much, Lord. Sa lahat po na merong sakit at karamdaman, I continue, declare and decree, pinagaling mo na. Sa anumang problema na pinagdadaanan po namin sa finances, Panginoon, naniniwala po kami, ikaw po ang nag-provide ng lahat ng ito. Lord, naniniwala po kami sa anumang nasirang relasyon, ikaw po magre-restore na anumang nasirang relasyon po na ito sa loob ng pamilya, sa magkakaibigan, at sa magkakapitbahay. Maraming maraming salamat din po. Continue pray, Panginoon, na pagpalain mo ang lahat ng nanood, maging ang lahat ng pamilya po namin. Lord, patuloy po na maibahagi, ma-share po ng bawat isa ang video po na ito. So walang ibang kaming dapat ipanalangin, Panginoon, na patuloy na isaan po namin sa panalangin na kami, O Diyos, ay puspusin mo ng banal ng Espiritu. Maraming maraming salamat po. Patuloy po ng protection mo, ang comfort mo, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kalakasan, ang katalinuhan, Lord, ay patuloy na aming pong maranasan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin. Pagpalain mo po ang LOJ leaders. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming members, ang bawat nanonood po ngayon, Panginoon, at patuloy po, Diyos, na maghari ka sa aming mga patuloy na magningning ka, Panginoon, sa puso ng bawat sa puso amin. Maraming maraming salamat po at binabalik lamang po namin lahat. At ang anak at ang Espiritu Santo, ang lahat ng nanonood po ngayon ay mag-comment below at magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kitsu tayo bukas. And thank you so much for watching. Please like and share this video. Maraming salamat, Jenelu. Maraming salamat, Jessica. Maraming salamat, Jonah. Thank you po. Sa inyo. Ang Diyos ang manguna sa ating mga buhay. Ayan. Merry Christmas po sa bawat isa. We have a prayer request. Kindly message us. And please like our love our YouTube page, Love of Jesus Valenzuela, our YouTube channel, Love of Jesus Valenzuela po. Thank you so much, Ma'am Labaw. God bless you. Thank you so much. Sa lahat po nanonood po ngayon, God bless you all. Mabuhay po kayong lahat. See you tomorrow, 7 in the morning. Napakainit po rito. Ipakita po yung pawi. Okay lang, para sa Lord. Eh, gagawin po natin ito. Continue to serve the Lord. And trust God. Sa ating mga buhay. God bless you all.